lahat, tayo po ay sama-sama ihanda ang ating mga sarili sa pagbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 John 4:10, "This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." So as we sing this song, let us be reminded who Jesus is in our lives. His life that He has given to us, His death and resurrection, that means death cannot hold Him. Let's sing "In Christ Alone." Celebrate, Jesus.
How sad.
God be the glory. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Romans 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap ni aalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Lalo na ngayon, Lord, nakararanas ang buong mundo ng sakit. Lord, patuloy niyo pong gabayan kami upang tumatag yung aming pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, sa araw na ito, sa mga oras na ito, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Kaya Lord, gabayan niyo kami sa gawain na ito. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. A blessed morning to all. At sa umaga pong ito, ang mensahe ng ating Panginoon ay tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang tala, after the painful cross comes the open tomb. Yan po ay tungkol sa resurrection, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong nga ni Apostol Pablo, O death, where is your sting? Dahil naroon po ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. He is risen from the dead. That's why our faith is not in vain. Ang ating pong tema sa umagang ito, The Power of Jesus Christ Resurrection. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. At makikita po natin ang tala sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 15, 14 hanggang 19. At sa iba pang mga tala ay makikita rin natin sa Revelation at sa aklat po ng mga gawa. At bilang pagsisimula, meron pong isang aklat na nagsabi ng ganito. Si Plato, si Julius Caesar, si Napoleon Bonaparte, si Adolf Hitler, si Confucius, si Buddha, si Lenin, si Muhammad, si Mao Zedong, si Karl Marx are all dead. Noon ay buhay sila, pero ngayon ay patay na. Nasa didingan pa. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, Jesus was dead and is alive forevermore. Our Lord Jesus Christ is risen. At narito po ang ilang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. The resurrection of Jesus from the dead is a unique event. Ito po ay hindi nangyari sa lahat o nangyayari sa lahat. It didn't happen to anyone else. Gayunpaman, naroroon ang mga tala sa banal na kasulatan na binuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo si Lazarus at maging yung anak ng babaeng balo doon sa naib. Ngunit ang mga taong ito na binuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay rin. But Jesus died and rose again from the grave. Ipinahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao at siya ay kanilang papatayin. Pagkatapos, siyang patayin, siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya makikita po natin that the open tomb speaks a loud message to all of us who believe on His name. At narito po ang body ng message na nais ko pong dalhin sa inyo. And I would like to share this proposition sa inyo pong lahat. May kapangyarihan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo sa atin sa kasalukuyang panahon. Sa paanong paraan nahahayag ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Unang-una, ito po ay naipapahayag sa pamamagitan po ng pagpapatibay sa pananampalatayang Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagpapatibay sa pananampalatayang Kristiyano. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. 1 Corinthians 15:14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. And what is the effect, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. At tunghayan po natin ang ilang mga biblical facts tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkasikat ng araw ng unang araw ng linggo, natanaw ng mga babae ang naigulong na napakalaking batong pantakip. At biglang lumindol ng malakas sapagkat may isang anghel ng Panginoon na bumaba mula sa langit. Pumunta iyon sa libingan, iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Nandun po yung supernatural manifestation kung papaanong ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinakita. Sabi ng anghel, wala siya rito. He is not here, for he is risen sapagkat nabuhay siyang muli. Magmadali kayo at sabihin ninyo sa kanya mga alagad na siya'y muling nabuhay. And this is the good news. Mula sa mga patay, mauuna na siya sa inyo sa Galilea.
At habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila at nagsabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Nagpakita sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. At narito po mga kapatid ang ilang katotohanan sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. First thing, ang katawan niya ay hindi ninakaw ng mga alagad. If this is the case, ang mga bantay na sundalo ay hindi talaga nagbantay. Pangalawa, nakita nila si Jesus. This is not hallucination. Si Jesus ay nasa katawang tao. And the proof is this, kumain po siya ng tinapay. Hinawakan ng mga tao na nakasama niya, hindi po siya multo, nakisama sa kanyang mga alagad. Pangapat, hindi siya hinimatay at pagkatapos ay nagising. At ang kasaysayan pong ito ay hindi katang-isip. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na siya ay babangon muli. Kaya ang ating Panginoon, siya po ay buhay. At nagpakita siya sa maraming saksi, more than 500 brethren, according to Apostle Paul. Nagpakita siya kay Apostol Pablo on the way to Damascus. At bumalik po siya sa langit. At alam niya mga kapatid, kaninang umaga lang po, kausap ko siya sa pamamagitan ng panalangin. Jesus is alive. Jesus is risen from the dead. Kaya ang ating pananampalataya ay may saysay. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat, ang akin din namang tinanggap. Ano ang kanyang tinanggap? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya meron tayong pinag-diriwang o inaalaala na Good Friday. You know, the death of the Lord Jesus Christ is a victory. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. All have sinned and come short of the glory of God. And what is the wages of sin? Death. At ito po ay natala ayon sa kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing. So kung mayroon pong kamatayan, may paglilibing at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So makita po natin dito that there is the crucifixion, there on the cross, he died. A painful suffering. At nung siya po ay namatay, inilibing. At nung siya inilibing, siya ay muling nabuhay. At makita po natin yan, pagsapit ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Christianity has solid foundation that rests on the person of the risen Christ. Kaya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, even your worship, even our ministry, even our evangelism and discipleship, wala po itong saysay. What is the meaning of all of this? Kung ang ating sinasampalatayanan na Panginoon ay nanatili sa libingan. Katulad din siya ng mga religious founder o tinatawag nating mga philosophers. Kaya makikita po natin, Christianity has solid foundation that rests on what? On whom? The person of the risen Christ. Ngayon ay pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa Ebanghelyo. At makikita po natin na ang laman ng Ebanghelyo, you know, the essence, the content of the gospel, the good news, Evangelion, ay tungkol sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yan ito ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa Evangelio, na ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap, inyong pinaniwalaan, inyong tinanggap, and we stand on the truth, na siya naman ninyong kinatatayuan. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Come to think of that, because of the gospel, this is the power of God unto salvation. Kung pangahawakan ninyo itong mabuti, kung hindi, kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan. Kaya kinakailangan lamang, mga kapatid, yung ebanghelyong pinakinggan natin noon, ay kinakailangan dun tayo tumayo, dun tayo maninindigan. And this encourages us and motivates us to live the Christian life faithfully unto the Lord. Kaya ang Ebanghelyo po ay masasabi natin, this is foundational. The gospel is foundational truth. Pag sinabi pong foundational, diyan po nagsisimula.
Okay? It is deeply rooted in our heart. More than being basic, it is essential. The gospel is the good news that we receive. Tinanggap po natin. The gospel is where we stand. Binago tayo nito at pinaninindigan natin ang katotohanan ng si Jesus ay namatay sa ating kasalanan, inilibing, at muling nabuhay, kaya't ang ating pananampalataya ay may saysay. Kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo, now let's look another symbol, baptism. Kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo ay namatay na tayo. So we experience that death, mga kapatid. Namatay na tayo at inilibing na kasama niya upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Nakita po natin, kaya kapag meron pong binabaptize, ay naroroon po yung tatlong elemento. Naroon po yung tayo ay namatay na sa ating kasalanan. At ano po ang sumunod? Tayo po'y iniahon na. Iniahon na po tayo sa isang panibagong buhay. That's why our life is a resurrected life. Why? Because we are now in Christ. We belong to Christ. And our life is hidden with Christ. We are now a new creation. At narito po, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na bumabago sa atin. We are continually being sanctified. Kaya makita po natin na napakaganda ang illustration po ng baptism. So what is the effect of Jesus' resurrection to us who have been baptized? Tayo'y muling binuhay sa panibagong buhay. A new creation with new heart, with new spirit, with new purpose, with restored relationship. Your former sinful life is now buried in baptism. Now you are raised to life with Jesus Christ. Kaya napakaganda po mga kapatid. Yan po yung tinatawag nating mga scriptural truth. That's why the resurrection of the Lord Jesus Christ, ito po yung ating matibay na pinanghahawakan, katotohanang biblical, revealed by God to us. And it happened. It is not just historical, it is also experiential when we have been baptized in the Lord. It is personal in a way na tayo mismo nakakaranas ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, here is the second point that I would like to share with you. Nagbibigay ng kaaliwan sa panahon ng pagdurusa. Ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, 1 Peter 4:12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka na dumaraan kayo sa mabibigat na pagsubok na para bang hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Come to think of it, mga kapatid. Lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. It could be difficulties in life, you know, unpleasant situation or circumstances, severe problems, lalo na po ngayon sa panahon po ng COVID crisis, we experience, you know, trouble. Sometimes we are being afflicted inwardly, what's going on in this world. So, nakaka-experience po tayo ng mga trials, nakaka-experience po tayo ng mga pagsubok. And we are being tested from time to time. Pero, hindi na natin ito dapat pagtakhan because it is a reality of life here on earth. Sabi nga ni Larry Crabb, no life is problem-free. Ngayon, ang buhay ba natin ay narito lang sa ibabaw ng lupa? Of course not. Our citizenship is in heaven. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, focus on things above, not on things on this earth. Yes, in this world, because of sin, primarily because of sin, nakakaranas ang mundong ito ng maraming pakikipagbaka, struggles, trouble, diseases, plague, name it under the sun. And this is not the original plan of the Lord. But when sin entered, nang ang ating mga ninuno ay nagkasala, ito na po ang consequence, the influence goes on and on and on. So what happened? Ito po ang dilemma natin. And we are experiencing different trials from time to time. And if
there is no resurrection of the dead, if Jesus is not risen from the dead, mga kapatid, tayo na po ang pinakakawawa, sabi ni Apostol Pablo. So what's the use of following the Lord Jesus Christ? What's the use of worshiping, you know, being in the ministry? And the list goes on and on. At makita po natin dito, since we were born, ito po ang isang realidad. As an infant, we cry for comfort. Ayaw natin ng unpleasant situation. We don't want pain, we don't want suffering, we don't want to be tested, we don't want, you know, maka-experience ng mga trials. Since we were born as an infant, bata pa lang tayo o baby pa lang tayo, we cry for what? Comfort, comfort, comfort. Convenience is our vocabulary. Pleasure is our natural desire as human. Ayaw natin na tayo nagdurusa o nahihirapan man lang. Any unpleasant circumstances we face, creating us what? Negative feeling. It's either the child cry, ne tantrum. At sa atin din, we have a lot of questions. Lord, why me? Why do sufferings happen to good people? Why bad things happen to good people? Lord, why are you silent? At alam niyo po, may isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon Jesu Cristo, nandun sila sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Siya po ay natutulog, gawa ng kapaguran, at nagkaroon ng malakas na hangin, malakas ang taas ng halon, ang alon. At sa, oh Lord, bakit ganun, natutulog ka? Lord, di ka ba nababahala? Don't you care for us? You know? Nagkikreate sa atin ng mga negative responses or negative attitude. Ayaw natin na nahihirapan. Any unpleasant circumstances we face, create in us a negative feeling. Pero hindi po natutulog ang Diyos. God is not silent. Yes, ang Panginoon Jesu Cristo ay natulog because He is in a physical form, pero ano po nangyari? Pinatigil niya, pihinto niya ang bagyong ito. And I tell you one thing, church, God has a time, God has a way on how He will deliver the world out of this COVID crisis. Severe problems come at any point of time, unexpected, even surprising. Magugulat na lang tayo, nandiyan na pala, katulad nitong COVID-19 problem natin. We are not aware of it. Then heto na pala, kumalat na, marami nang namatay, you know. And at ang mga pasyente, they are suffering emotionally, mentally, physically, and socially. Kaya may mga discrimination. Nobody wants pain. Pakitanong po sa katabi niyo ngayon, do you want pain? Sino po sa atin ang nais na siya ay nagdurusa, dumadaan sa mabigat na pagsubok? Walang magsasabi na ako po. Hindi na po ito bago sa atin. We are being trained by the hardship of life here on earth and tested in our faith. Pero ito po ay isa sa mga kaparaanan ng Diyos upang tayo'y maging ganap. So that there is that completeness, there is that maturity. Spiritual maturity or being conformed to the character of Christ. We learn the hard way, the value of perseverance, the ease, endurance, trust, patience, discipline, and the list goes on. And this is the thing, church, we will be resurrected as well into a glorified body. Since He is resurrected, our efforts are counted as eternal investment. Since Jesus is resurrected, walang nasasayang na paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang natin ito ginagawa para lang dito sa lupa, kundi ito'y aani ng masaganang bunga doon sa langit na bayan natin. Kaya mga kapatid, sa pagwawakas, remember this. All our efforts, all our works for the kingdom, as we seek the kingdom first and His righteousness, ay naroroon, mayroong saysay. You know that, you know, every time we do things for the Lord, andun yung passion, andun yung dedication, andun yung commitment. There is joy. It's not duty. It's not obligation. But because, Lord, itong ginagawa po namin sa inyo ay may saysay. And Lord, You are worthy, worthy na paglingkuran po namin. Ang iglesia ay tinawag upang maglingkod. Remember, church, our purpose, fivefold purpose, we worship, we evangelize, we make disciples, we have fellowship with one another,
At yung panghuli, we are called to ministry. Kaya, napakahalaga po, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito sa Panginoon, ay naroroon. Batid ng Diyos ang nararamdaman nating pagod. Batid ng Diyos ang nararamdaman natin, even persecution, nararamdaman natin ang iba't ibang mga anuman ang mga hahadlang sa paglilingkod na ito. Yes, but God is not silent. Since Jesus is resurrected, my faith and my service to the Lord is not in vain. So as we reflect the truth of Jesus' resurrection, we are to rejoice. Kaya dapat mga kapatid, ang inyong pananampalataya at ang aking pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan ng muli siyang nabuhay. What should be our response as a church? Celebrate! Rejoice! Kaya gusto ko yung awitin ni Don Moen, yung celebrate. Jesus, celebrate. Yes, we have to rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Maging si Pablo sa kanyang pangangaral, marami siyang dinaanan, maraming pagsubok. Persecuted from all manners. Bakit ganun na lamang ang pagsusumikap ni Apostol Pablo? Because he loves the Lord. He loved the Lord more than his life. Naniniwala siya na ang Kristong pinaglilingkuran niya at ipinangangaral niya ay muling nabuhay, and in eternity, in heaven, forever and ever, we will be with Him. Kaya ang nararanasan natin sa lupang ito, mga kapatid, these are all tests. At sa test, dapat papasa tayo. Hindi lamang makalampas, hindi lamang overcome and then that's it. No, more than that, we are doing it with joy in our heart. Dahil naniniwala tayo that the Christ who was buried on the tomb was risen. And I have hope, you have hope. At sa sino man na nabubuhay sa ibabang bawaw ng lupang ito ng mga na humaharap sa maraming suliranin, they have hope. Life has meaning, life has purpose. And in heaven, together with all the saints, we are worshiping the Lamb of God. So we are to rejoice, celebrate the victory of our faith is in Christ, in Him alone, in His resurrection. Church, sa bahagi pong ito, nais po nating dumulog muli sa Panginoon, and let us raise our spirit lifting up the name of the Lord, because we are victorious. Jesus is victorious. At tayo pong lahat, mga kapatid, isama-samang dumulog sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos ng pag-ibig. Salamat dahil pinagkaloob mo sa amin ang aming tagapagligtas, the Anointed One, the Messiah, ang aming Panginoong Jesus, upang doon sa krus ay tiisin niya ang lahat, Panginoon, ng hirap, ng pagdurusa, hanggang sa kamatayan, upang sa ganon, Panginoon, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, kung kami sasampalataya at susunod sa Kanya. At salamat, Ama, narito kami. Aming kinikilala ang katotohanan si Jesus ay muling nabuhay. Matapos siyang ilibing, o Diyos, nasaksihan na ang kanyang libingan ay walang laman. The open tomb, O God, speaks to our victory. Salamat, aming Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng aming Panginoong Jesus. Mayroon kaming pag-asa. Mayroong kahulugan, o Diyos, at layunin ang aming buhay. At ang aming kahilingan, Ama, matagpuan mo kaming nagtatapat sa iyo. Nagtatapat, Panginoon, na panghawakan namin ang mga biblikal na katotohanan na ang aming pananampalataya ay may saysay. Panghawakan din namin, Panginoon, na sa ibabaw ng lupang ito kami ay nakakaranas ng pagdurusa
nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok, kapighatian. Ngunit, Panginoon, naroroon, O Diyos, ang katotohanan na kami magtitiwala sa iyong pangako. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, mararanasan namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, doon sa walang hanggan, Panginoon, the life with the Lord Jesus Christ. And all our tears, all our pains, O Lord, are gone. Maghawakan din namin, O Diyos, ang katotohanan na sa aming paglilingkod na ito, mayroong saysay. Dahil ang aming ginagawa, Panginoon, ay isang gawain na may kagalakan. At naroon, Panginoon, our labors are not in vain. Teach us, Father, to really remain faithful, to persevere. Sa kabila na minsan ay nararanasan namin to give up, to be discouraged, yet Lord, nandiyan ka pa rin upang alalayan kami, upang ituro sa amin from time to time that our faith is not in vain. Thank you, O God. Thank you, Lord, sa aming pananampalatayang ito. Magpapatuloy kami. Gagawin namin, Panginoon, ang iyong mandate, ang iyong mission. So that, Lord, patuloy namin makita na ang aming Diyos ay makapangyarihan, ang aming Diyos ay nagliligtas, ang aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kahabagan. Thank you, Father, and celebrate, Father, this wonderful day we commemorate. We go back, O God, to the open tomb that your Son, Jesus Christ, is no longer there. He is risen. Father, to you be the glory, the praises. Ikaw lamang maitaas, ikaw lamang makilala, ikaw lamang mapapurihan. To you, Lord, be the honor. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. God bless po sa ating lahat. Ating pong pakinggan ang sinasabi sa 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Tunay po na ang ating Panginoong Diyos ay niyakap po tayo. Niyakap tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Niyakap tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. At sa pagdalat ng kanyang dugo, ang kanyang kamatayan, dito niya pinakita yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. At dito niya tayo niyakap ng kasigpit ng isang bagay na hindi may kumpala sa pagmamahal niya sa atin. Kaya, mga kapatid, sa umaga ito, tuwing Linggo, inaalala natin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang maigpit na yaka, at nawa ang ating pagsambang ito ay ibigay natin, invest natin, at bigyan natin siya ng kapurihan at pagmamahal at tunay na pagsamba sa umaga ito. Ating pagtanggap ng kanyang tinapay at kanyang dugo ay atin siyang alalahanin sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Tayo po lahat ng langit. Maraming Diyos, tulungan mo kapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos. At muli sa linggong ito ay pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pamamagitan ng pag-alala namin sa iyo sa pamamagitan ng tinapay at pagsaro ito. Nakasintulad ng iyong katawan, Panginoon, ng iyong dugo na siyang binigay mo para sa amin. Binigay mo sa amin ang iyong buhay para may pagdami mo sa amin kung gaano kahigpit ang iyong yakap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na si Jesus Cristo. Salamat. At ito ang aming dalangin
sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon. Para man sa ating pagkakalob, ating pakinggan muli ang sinasabi ng Biblia. So 1 Corinthians chapter 9, verses 11 to 14. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do ye not know that they which minister about holy things leap of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should leap of the gospel. Nawa na ipapalang din sa atin ang pagkarinig ng kanyang salita. Dito ang mga pati tinutukoy po sa atin, pinapaalam sa atin na kailangan natin mambigay sa ating Panginoon. Alam natin na kung tayo magbibigay, tayo po ay bibigay natin ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. At alam din natin, pinapalam sa atin dito, na ang ating mga kapatid na nagtatrabaho dito sa iglesia nito, sa Soul Seeker, ay kailangan din nila ang tulong pinansyal na magagaling sa kabangyaman ng iglesia nito. At ito po ay nararapat mga kapatid, dahil alam natin, mawalan ng buhay ang iglesia kung ito po ay walang kayamanan. At alam ng Diyos yan, na kapag tayo nagbibigay, tayo rin ay nagbibigay puri, kapurihan sa Kanya. At umaasa po na bagaman dumaranas tayo ngayon ng kahirapan, ng isang crisis, umaasa po ng Panginoon ng siyang patuloy na magpala sa akin, sa atin. Siyang patuloy magbibigay sa atin ng ating mga pangailangan at higit sa lahat, siya ay mabigyan ng kapurihan sa pamagitan ng ating mga handog sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon. Muli tayo manalangin. Ama naming Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, tanggapin mo Panginoon ang aming mga handog sa iyo. Tanggapin mo ang mga perang ito na siyang handog namin sa iyong iglesia, sa iyong katawan, Panginoon. At umaasa ako na sa pamagitan ng mga offer nito ay matustusan, Panginoon, ng mga pangailangan ng iglesia ng tiki, pangailangan ng bawat ministro, ng bawat workers ng iglesia, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga perang itong aming malilikom. At sa tungkayon, Panginoon, ito'y magandang lamang sa pamagitan ng iyong pagpapala sa amin. Magandang aming patungkay ng tama sa iyong iglesia. Ito ang aming dalangin sa tanging parang ng Jesus ng aming Panginoon at ang pagbigay ng lahat ng aming pangilangan. Amen.
tayong lumapit sa Panginoon at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa araw na ipinagkaloob mo ito. Kung ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, maitaas ang iyong pangalan sa buhay namin. Dinadalangin namin na mapagtagumpayan po namin, O Diyos, ang laban na ito, dulot ng COVID-19, na nagbibigay po, Panginoon, ng takot sa bawat isipan ng mga tao. Ang nangyayaring ito po, Ama, sa aming bansa at sa buong mundo, alam po namin na may hangganan at katapusan, Panginoon, sapagkat kayo po ang may control ng lahat ng bagay. Aming dalangin naman ang frontliner na nakikipaglaban sa hindi nila nakikita. Bigyan mo sila ng kapanatagan, ng kalakasan at pag-asa, Panginoon, upang magpatuloy sa laban na ito. Awa kami po, Panginoon, ang buhay nila, maging ang kanilang mga pamilya. Maging sundalo at pulis, O Diyos, na nagkakaroon na po ng kaswalti. Lord, alam namin na sa huli kami ang tatagumpay sapagkat nariyan ka sa amin at hindi mo kami pinababayaan. Ganon din ama ang bawat mga kapatiran sa kanilang bahay-bahay. Ang dalamin, O Diyos, na bigyan mo rin sila ng pag-asa, maisentro ang kanilang kaisipan sa inyo, Panginoon, at manalangin lagi upang sa ganon ama, kayo po ang umatnubay sa amin, kayo ang magbibigay sa amin ng kaligtasan at ilalayo mo kami sa lahat ng ori ng kapamakan. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa oras nito. Nawa ang aming pag-asa ay sa iyo po nakasalalay. Ang aming pagtitiwala at pananampalataya, Panginoon, ay hindi po namin bibitawan. Nawa'y sumahin niyong lahat ang pagandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pagkikipisan ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa ating lahat.